ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maraming salamat, Ka Tony Salaw. Isaayos po natin ang ating mga orasan, ang tumpak na oras sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Broad Stream Cast Communicators. Isang minuto na makalipas ang ika-anim ng gabi. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipa, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging taagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado! Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado, ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado, at ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Some more of it. I like it, I love it, I want some more of it. Tama na, I want it, I want some more of it. That's enough. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat. Araw po ng Biyernes ngayon. Simbang Quiapo, Marso 11, 2022. March 11, 2022. It's a Friday. Thank God. It's Friday. Yun. Ha? Mukhang papunta na nga tayo. Ha? Sa zero alert status at mukhang nababanaag na natin ang pagbabago. Ha? Sa A15, kung inyo pong matatandaan, dalawang taon na, eksakto. Ha? Mula ng magkahigpitan sa buong Pilipinas dahil sa COVID-19, dahil sa pandemya. Hindi ko makakalimutan yun. Inabutan ako ng lockdown sa Bella Vista Subdivision, dyan po sa General Trias City. And tumagal ako doon eh. Ilang buwan yata akong na-lockdown doon. Eh, buti na lang eh, marami tayong mga kamag-anak sa lugar na yun. Pati yung bunso natin, naroon din, doon rin nakatira.
si Richmond Estrella Gabot, yan, sa Bella Vista Subdivision sa General Trias City, Cavite. Yan, kasama niya yung kanyang mga biyanan at mga bayaw, yung balae, si Balaing Susan at Rodrigo Boy de la Cruz. Siyempre, yung may bahay ng anak nating si Rich Boy, si RS, at ang kanilang anak na si Riley. Magdadalawang taon na, May 4, malapit na, bago mag-election mukhang malaki na namang handaan ito. Dahil ikalawang taon na ng kanilang bunsong anak, panganay na anak. Panganay at bunso. Kaya malamang naroon tayo sa May 4. Anong araw ba yun? Baka alanganing araw yun. May broadcast tayo. Anyway, tingnan natin kung ano po ang mangyayari. So, araw po ng Biyernes, Marso 11, 2022. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ang inyong lingkod. As usual, ako po ang inyong laging lingkod. Laging handa. Kahit na hindi tayo Boy Scout. Sa paglilingkod bayan sa ating mga kababayan, at laging handa sa pagbibigay ng mga sariwang mga balita at siyempre yung pong mga gagawin nating pagtalakay sa mga mahalagang issue, napapanahong issue, mabibigat, matitinding issue na dapat nating talakayin para sa kapaliwanagan. Yan, muntik na naman ako sumabit. Natural po yan. Paminsan-minsan sumasabit kahit na sinong veteranong broadcaster, sumasabit yan. Huwag niyong sabihin hindi. Lahat yan may sabit. Okay, nakasilip si nakasilip tong kaibigan natin. Alayo nung kaibigan natin na sa Vancouver, sa Canada. Tagal natin kasama ito wala po akong ibang tinutukoy kundi ito nakasilip sa atin. Amigo Eli Taparan, yan, mula po sa Vancouver, Canada. Kapwa po nating mamamahayag yan, veteranong mamamahayag at naging entertainment writer din dyan kabilang tayo dyan sa mga original na kasapi, miyembro ng Philippine Movie Press Club. Wala pa yung mga bagitong entertainment writer na yan. Kasabayan natin sila. Sila Manay Lolit Solis. Yan. Sila Christopher Min. Christopher Minute. Sila Alpi Lorenzo. At kung sino-sino pa. Marami. Yung iba namayapa na. So, sumilip lang. Sana magkomento ka na, amigo Eliseo Eli Taparan mula dyan sa Vancouver, Canada, British Columbia. Nakasilip na rin si Antonio, Ginoong Antonio Salao. Okay, sino pa ba yung isa? Ayun, si Boy Singkit yun. Si Boy Singkit, Allen Aguilar.
nasa golf course. Akala mo, di ko marirecognize, ha? Bigla siyang umiktad, eh. Nahuli na kita, naasinta na kita, huwag ka na magtago, ha, boy singkit. Lumutang ka na, eh. Okay. Nakapagsimba na po ba kayo? Kung hindi pa, ha? May oras pa. Pwede pa po tayong umabol. Umabol, eh. Maaga pa naman, eh. 6:11 lang. Mahaba yung oras na yan. Anong oras ba ngayon nagsasara itong Quiapo Church? Ha? Matagal akong hindi nagagawi sa Quiapo Church simula nung magkaroon ng pandemya. Ha? Hindi tayo nagagawi dyan sa parte ng Quiapo. Ang pinaka malayo nating narating, eh, simula nung magkaroon ng lockdown, ha? Dyan sa tourist belt area lang. Yan lang ang ating narating bago mag total lockdown. Okay. Ha? Ano bang mainit na issue? Ha? Di siyempre, itong gera pa rin sa na inilunsad ng berdugong si Vladimir Putin ng Russia laban sa Ukraine. Nako, napakarami. Milyong-milyong mga bata. Yung pong inilikas mula sa Ukraine upang hindi po matamaan ng siyempre ng bala na pinakakawalan, ng missile, ng bomba na pinakakawalan ng mga sundalo ng Russia. At bukod sa milyong-milyong Ukrainians, napakarami na rin nasasawi dahil sa pinasimulang gera na walang kakwenta-kwenta nitong si Vladimir Putin. At ang masama pa, pinapanood ko ang tatay digong ko. Marami tayong nalaman. Ito pa lang si Vladimir Putin, may bisyo ito. He is a suicidal guy. Kaya, naku, napakahirap po nito. Baka yung kinakatakutan natin na di dapat mangyari, baka tuluyang mangyari kapag umiral ang kaugalian, ang ugali nitong si Vladimir Putin. Sana wag po, dahil gaya po ng sinasabi natin, marami po ang madadamay. Hindi lang po, kahit na malayo tayo sa Eastern Europe, apektado po tayo niyan. Kapag nagtuloy-tuloy, kapag nagtagal-tagal pa ang bakbakang ito. Buti na lang, matatag ito si Ukrainian President Zelensky at matibay ang kanyang paniniwala. Ha? Matibay ang kanyang paninindigan hanggang sa ngayon na ipaglaban ang kanyang bansa laban sa mga manlulupig na Ruso. Yan. Okay. Sana magtagumpay itong si Ukraine President Zelensky sa kanyang
paninindigan. Paninindigan ng mga Ukrainians na labanan ang puwersa ng Russia. Kahit na sila ay magbuwis ng buhay. Kaya naiwan naman po yung mga Ukrainians na pwedeng sumagupa sa mga lumulusob na Ruso. Yan po ang nagiging katulong ng mga Ukrainian soldiers sa kanilang pakikibaka, patuloy na pakikipaglaban sa masamang espiritu ni Vladimir Putin. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Angelica Paz. Sabi niya, Happy Friday at weekend po sa inyong lahat sa BSC. Sammy Gabot, ang nag-iisang asintado. Ayan, ha? More power po. Ingat lagi and God bless. Thank you so much, Ma'am Angelica Paz, isa sa mga anghel ng Broad Stream Cast Family. Magpadala po siya ng 25 stars para po sa BSC Family. Ang mga stars po na yan, para sa lahat po yan. Hindi lang po para sa inyong abang lingkod. Natutuwa lang siguro itong sila Ma'am Angelica pa sa tayo'y binabagsakan ng stars. Yan. Maraming maraming salamat po at walang sawang pagsuporta ang inyong patuloy na binabahagit, ipinadarama sa aming BSC Family. Ito po ay para sa inyo, Ma'am Angelica pa. Konti naman. Isa pa! Isa pa! We love you all. Yan. Lahat po ng supporters ng BSC Family. Mahal namin kayong lahat. Yun. Kahit na hindi mga sumusuporta, ayos lang po yun. Wala po tayong masamang tinapay. Ganun lang eh. Kung yung mga kalaban niya eh. Yung mga gustong padapain itong ating samahan eh. Hindi mubre. Di makipagtulungan na lang, magtulungan na lang tayo. Wala na, kalimutan na natin yung mga iringan. Walang mangyayari dyan. Kaya ang panawagan ko nga sa mga politiko eh. From the press, presidential candidates down to the lowest level, mga municipal councilors. Huwag na tayong magsiraan. Ang dapat nating gawin ay magsama-sama tayo, magkaisa, magkabigkis-bigkis para sa isang iisang layunin, ang mapaunlad ang ating bansa, ang maiahon ang ating mamamayan sa kahirapan. Yun. Napakaganda pag ganun. Hindi yung nangyayari lang yung bayanihan kapag merong, nako, pagkatapos nun, nagkalimutan na naman, bangayan na naman, kaliwat kanan, wag. Kailangan ni araw-araw magbayanihan tayo. Yun. Hindi yung puro pakitang tao. Basura natin yun, yung pakitang tao, ang sama nung ganong kwan eh. Kalakaran. Nahirati ang Pinoy doon eh. Gaya nung pagsisimba.
po. Simba ng simba. Ha? Paglabas naman sa simbahan, balik rin yung, ha? Balik agad yung masamang ugali. Eh, wala rin kwenta. Parakipat, ha? Sumasamba ka. Pumapasok ka sa bahay ng Diyos kung hindi naman nababago ang iyong ugali. Yan ang mga dapat nating, ha, baguhin. Yung masasamang ugali ng Pinoy. Oh, di ba? At siguradong aangat tayo, sabay-sabay tayong aangat na lahat kapag tayo ay nagkabigkis-bigkis, nagkakaisa sa lahat ng oras, lahat ng panahon. Ah, yun ang kinakailangan nating mga Pinoy. Hindi yung kaliwat kanan na siraan na ating naobserbahan na matagal nang nangyayari. Hindi lang kung panahon ng eleksyon. Kahit na hindi panahon ng eleksyon, nangyayari yung gibaan dito. Siraan dito, wasakan doon. Pag nakakita tayo ng kapwa natin na umaangat, hahatakin naman natin pababa, sisiraan natin. Wag po. Dapat tayong matuwa, ikatuwa natin at ang ating mga kapwa Pilipino ay umaangat sa kanilang buhay. Eh ngayon, kung masama yung ginagawa, pwede siguro, gawin nyo na lang. Bahala siya, di ba? Huwag nyo na siyang pakialaman. At bahala yung mga otoridad kapag siya ay nahuli sa kanyang masamang gawain. Hindi ba't napakaganda niya? Wala tayong kaaway. Kahit saan tayo magpunta, hindi mo na kailangan ng bodyguard kung wala tayong ginagawa na masama. Hindi ba? Nakakalakad tayo nang nakataas ang ating mga noo dahil wala tayong ginagawang anumang masama. Yun. Kung meron tayong ginagawang masama, ayun ang todas. Hindi ka basta-basta makakapaglakad, makakagala ng wala kang mga alalay na poprotekta sa'yo. Kaya napakasarap ng pakiramdam nung nakakalakad ka saan mo gusto, kahit saan ka magpunta, bukas para sa'yo. Wala kang dapat pangilagan. Hindi ba? Napakaganda. Kaya isipin po nating mabuti. Panahon na, alang-alang sa ating bansa, panahon na po para tayo ay, kung hindi man biglaan, dahan-dahang pagbabago man lang ang ating masilayan. Ang ating gawin. Hindi po natin sinasabi, biglain nyo. Dahan-dahan hanggang sa lahat tayo, nagkakaisa na. Magigising na lang tayo isang araw na napakaganda na ang ating pagkapwa-tao. Pakikitungo sa bawat isa. Ganun eh. Pwede maalwan ang ating pagkilos. Hindi po ba? Yan ang maipapayo natin sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kababayan. Magbago na po tayo.
tigilan na natin ang bangayan. Ngayon, yung ayaw tumigil, eh, aasintahin namin kayo. Ha? Para baka makuha pa namin mapagbago kayo. Eh. Yun po ang ating layunin. Kaya natin inaasinta yung mga kalokohan, anomalya, etc., etc. Eh, baka naman, ha? Eh, mapagbago pa natin itong mga gumagawa nito. Yung mga pandarambong na yan. Oh. Eh, nagbabaka sakali po tayo na sa pamamagitan ng ating paalala, eh, makuha natin ang kalooban ng mga gumagawa ng kasamaang ito. Oh. Yung mga kapwa natin na gumagawa ng kung ano-anong kabulastugan, anomalya, alingas-ngas. Ganun lang. Eh, di, ayos na ayos, di ba? Okay. Basahin na natin itong mga kwan. So, maraming salamat po, Ma'am Angelica Paz, na nagpadala po ng 25 stars. So, okay. Thank you so much. At bakit nawala na yung iba? Basahin natin. Salamat po sa public service, Sir Sammy, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Sana wag po ninyong mamasamain yung ating mga payo. Para sa atin po yan. Para sa ating lahat yan. Si Allen Aguilar, si Boy Singkit, hindi ka gumagalaw. Boses lang. Sabi ni Allen. Nag-golf ka ba sa veterans ngayong araw na ito? Mm-hmm. Mula naman po sa New Jersey, sa East Coast ng Amerika, ang ating pong regular na taga-subaybay at supporter po ng BSC family. Nakatutok na po si Ginoong Coco Johnny Pinuela. Good evening, Sir Sam. Have a nice and safe weekend to all. Yun. Ha? Papunta na uli siya sa kanyang opisina sa New Jersey. Okay. Ingat, Coco. Okay, ha? Weekend na naman. Kayo, eh, kailangan nyo rin mag-recharge. Pagkaraan ng araw-araw na kayod, kailangan natin pag-weekend na ganyan, medyo nagre-relax naman tayo para sa susunod na linggo, meron tayong sapat na lakas na naman para ipagpatuloy ang ating trabaho. Okay, ganun lang ganun. Papasok pa lang, papunta pa lang si Coco sa kanyang opisina. Yung palatandaan namin, nandun, yung bandera ng Amerika at yung kanyang kotse na nakatutok dun sa American flag. Thank you so much. Coco Johnny Pinuela. Okay. Aha. So, yung Ukraine po, hindi pa rin nagbabago. Patuloy ang pag-atake ng mga Russian soldiers. At syempre, patuloy naman ang pagdidepensa ng Ukrainian soldiers and civilian citizens bukod sa mga sundalo ng Ukraine. Ang napakagandang leksyon na maibabahagi
ng liderato ni Ukrainian President Zelensky ay yung talagang pagmamahal ng mga Ukrainian sa kanilang bansa. Nakikita nyo na, ha? Talaga pong, ha, ang Ukrainians ay nagkakaisa upang idepensa ang kanilang, ha, pinakamamahal na bansang Ukraine laban, ha, sa Russia, laban kay Vladimir Putin na nag-utos sa paglulunsad ng, ha, isang digmaan laban sa Ukraine na ang dahilan lamang yung napakababaw, yung gusto ng Ukraine na sumapi sa NATO. Yun lang. Sabi ko nga napakababaw naman ang dahilan niya. Yan, nakita nyo naman. Ang perwisyong idinudulot ngayon yan. Hindi lamang sa Eastern Europe, kundi maging sa ibang mga bansa. Tulad ng Pilipinas, apektado po tayo. Ha? Apektado rin po ang ating bansa dahil sa, ayun, dahil sa gera, patuloy pong tumataas ang presyo ng petrolyo, mga petroleum products tulad ng gasolina. Lahat yan. At dahil sa domino effect ng pagtataas ng presyo ng petroleum product, kasama na po dyan yung pagtataas ng presyo ng basic commodities. Kaya, hirap na hirap po ang ating mga kababayan. Ramdam na ramdam nila ang pagtataas ng presyo ng krudo na pumahataw ang presyo dahil sa gera sa Russia at Ukraine. Sabi ni Ma'am Pilisa Malibiran ng Calamba City, good evening po, Sir Sammy Asintado G. Gabot. Stay safe and stress-free dapat po. Stress-free tayo lahat. Huwag na tayo mag-iisip ng kung ano-anong problema. Kumbaga sa yung sinasabing iwaksi ang masama. Eto, iwaksi natin ang problema. Yun. Happy weekend po. Ganon din po sa inyo, Ma'am Pilisa and kay Angelo. Ha? Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Calamba City sa Laguna. Siyempre, lalatin na natin lahat ng mga taga Laguna, lalawigan na Laguna. Magandang gabi po sa inyo ng Biyernes. Okay. So, yun po ang ating natatanaw, ating napapagmasdan, naobserbahan, at yan po ang kaganapan sa kasalukuyan. Dahil sa gerang yan, sa pagitan ng Russia at Ukraine, apektado po ang ating bansa. Okay. Yung pong COVID, paalala, paalala po sa ating lahat, nariyan pa rin po sa tabi-tabi yung virus,
Kaya wag po tayong pakakasiguro na tapos na. Ha? Masasabi na nating endemic. Hindi pa po tapos. Maaaryan lang po ang virus na yan at tuloy-tuloy. Ha? Hintayin po natin yung anunsyo ng mga health authorities at ng World Health Organization tungkol po sa bagay na yan. At sigurado kong hindi naman tayo ililigaw na. Kung ngayon wala na yung panganib, ia-anunsyo nila yan sa lalong madaling panahon para malaman ang sanlibutan. Yung local office ng WHO dito sa Asia, sasabihin ka agad yan. Ia-anunsyo ka agad yan. Iyahayag ka agad yan. Kung tapos na ang pandemyang ito. Pero habang wala pa pong inaanunsyo, pagpatuloy po natin ang lubusang pag-iingat. Ha? Stay safe always. Sundin po natin ang mga health protocols sinasabi po ng ating mga talubhasang manggagamot at ng ating pamahalan. Yeah. Tumalima po tayo. Sundin po natin ang kanilang mga iminumungkahi. Ang mga alituntunin na patuloy po nilang inilalabas na dapat nating sundin para malayo po tayo sa anumang kapahamakan dulot ng virus. Hindi na dapat nating hindi dapat nating ipinagwawalang bahala yan. Kahit na walang pandemya, dapat po kinakailangan nating mag-ingat. Ha? Tuwi-tuwi na. Hindi lang kung may pandemya. Hindi lang, araw-araw, yung kalinisan sa ating katawan, kapaligiran, dapat di talagang SOP yan eh. Hindi lang kung may pandemyang ganyan eh. Dapat itanim natin na kinakailangan na tayo'y maging malinis sa lahat ng oras. Para makaiwas po tayo sa anumang sakit na dulot ng kung maraming lamok sa inyo, kailangan gamutin. Kailangan mawala yung mga lamok para makaiwas tayo sa dengue. Ganun po yan. Kaya kailangan maging malinis po tayo sa ating kapaligiran, sa ating mga katawan. Yun lang naman yun eh. Ngayon, kung dugyot tayo, kayo rin ang maapektuhan. Ha? Pag hindi nyo ginagawa ang dapat gawin, ang pagpapanatili sa kalinisan sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan po. Mabalik po tayo dito sa Ukraine at Russia crisis. Crisis. Kung sakaling aabot po ito sa Asia, itong crisis na ito. At kung aabot sa Asia, ang sabi po ng Pangulong Duterte, ang tatay digong ko, payag siyang
ipagamit sa Amerika, sa bansang Amerika, ang pasilidad ng Pilipinas. Yan. Ha? Oo. Kung sakasakali lang naman na umabot sa Asia ang krisis. Okay? Ay, naku. Mukhang okay na si Tatay Digong ko, ah. At Amerika. Ganyan lang naman eh. Dapat maging maigi tayo sa lahat. Kagaya niyan, di ba? Kaibigan rin ng Tatay Digong ko to si Vladimir Putin. Kaya niya nasabi na merong suicidal action itong si Vladimir Putin. Naobserbahan daw po ng Tatay Digong ko ito nung sila'y magkadaupang palad sa pagbisita ng Pangulong Duterte sa Rusya. Yan. Kaya yan po ang pahayag ng Tatay Digong ko. Okay. Ayon po kay Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, eto po, and I quote ang pahayag na ito ng Tatay Digong ko. He offered that the Philippines will be ready to open its doors, especially to our ally, the U.S., in using our facilities, any facilities they may need. So, yan po naman ang binigyang diin ni U.S. Ambassador Jose Manuel Romualdez, U.S. Philippine Ambassador to the United States. Nang tanggapan ay nasa New York City sa Amerika. Wala namang inilabas na pahayag ang Malacanang at ang Department of Foreign Affairs tungkol sa statement po, pahayag na ito ni Ambassador Romualdez. At sinabi pa ni Babes Romualdez na nagbigay ng indikasyon si Pangulong Duterte na buksan ang dating base militar sa Clark, lalawigan ng Pampanga, at sa Subic, sa lalawigan naman ng Zambales, para sa Amerika kapag nagkaroon ng emergency. Yun. Maliwanag. So, ready. Ayon pa po kay Romualdez, na labis na nag-aalala sa sitwasyon, si Duterte lalo na sa magiging epekto ng kaguluhan sa ekonomiya ng Pilipinas. Marami po talaga. Maraming epekto itong kaguluhan na ito. Yan ang tinatawag na domino effect ng gera na kasalukuyang nagaganap sa Eastern Europe sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Talaga. So, that's it. Palagay ko, ipinaabot na rin ito ni Ambassador Romualdez sa mga kinaukulan sa kanyang counterpart, sa kanyang kapwa ambassador, para maiparating naman siyempre
sa Pangulo ng Estados Unidos. Ito, ang tatay Joe Biden ko. Puro tatay ko, presidente. Iba si Clint Eastwood ng ermita. Okay. So, patuloy po tayo. 45 minuto na, makalipas po ang 6:00 ng gabi. Ha? Nasa unang yugto pa rin po tayo, ha? Ng ating palatuntunan. Asintado! Ang original at nag-iisang Asintado! Yung napilit pong ginagaya't tinutularan ng mga walang delikadesa! Kita nyo na! Talaga naman, humahataw eh. Ha? Hataw! Okay. Ay, nako. Aha. So, ready. Ready ang mga pasilidad ng ating bansa para gamitin ng Estados Unidos kung sakasakaling umabot sa Asia ang krisis. Dulot ng gera sa Ukraine at Russia. Huwag naman po sana mangyari. Ayun lang. In case lang, kung sakali lang naman naaabot ito sa Asia, sa Asia, ang krisis. Ready ang ating bansa na ipagamit sa US ang ating mga pasilidad. Okay. Mapunta naman po tayo sa ibang issue. Etong pong total election talaga, hindi po natin may iwasang talakayin ang matindi. Lalo pang umiinit at painit pa ng painit na eleksyon. Halalan. Presidential, national, and local election. Okay. Meron pong isang panawagan. Ito po ay ang panawagan ng isang vice presidential aspirant sa lahat ng presidential at vice presidential candidates para po sa isang grand coalition para tapatan ang tambalan ni na dating senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ba, bukang matindi ito. Inihayag po ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Kanyang binigyang diin na kailangan na magkaroon ng iisang kandidato na maaaring itapat sa BBM Sara tandem na talaga naman po kahit sa ang angulo nyo tignan ay namamayagpag sa mga survey. Kita nyo diba nung unang-una ko pa sinasabi sa inyo, unang-una pa nating tinalakay yan, hanggang sa makabuo tayo nung
ng acronym na ARMED. A-R-M-E-D. ARMED. Armed to the teeth. Ano po ang ibig sabihin ng armed? Na nabuo natin. Armed stands for Arroyo. Di ba? Si ex-president Arroyo, GMA. Yan po, letter A. Yung letter R stands for Ramos because of the Lakas NUCD party. Ayan. Puro presidente ito, sinasabi ko sa inyo. Next is letter M. M. Which stands for Marcos. Kita nyo, titindi. Ilang presidente na, tatlo na yan. Arroyo, Ramos, and Marcos. Yung letter E. Letter E stands for Ejercito, Estrada, etc., etc. Kita nyo. Again, presidente rin yan. Last but not the least, yung letter D. And letter D stands for Duterte. Puro presidente, nakita niyo. Armed. Naku. Paano mo ngayon gigibain yan? Wala ka nang hahanapin pa. Lahat sa kanila na. Makinarya, pera, everything, you name it, they all have it. Wala ka nang hahanapin pa And that's it. Yan po yung nabuo kong acronym. Arroyo, Ramos, Marcos, Estrada, Duterte. Ano pa? Meron pa ba kayong kung kayo ang tatanungin, ano ang ipantatapat nyo rito kung ganito ang bakbakan? Gaya na nga ng sinasabi nitong si Vice Presidential Candidate Rizalito David na kailangan na magkaroon ng iisang kandidato na maaring itapat sa BBM Sara tandem na talaga naman pong namamayagpag sa mga surveys. Wala. Meron ba naka-overtake? Yung survey ng mga kalaban, pinalalabas nila sila ang number one. Pinagluloko nyo sarili nyo. Pag ganyan. No. Para kontrahin lang yung mga naglalabas ang survey na si BBM ang talagang namamayagpag sa pagkapangulo. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi na magtataka. Hindi na rin ako magtataka kung bakit. Yan na nga po, ipinaliwanag ko na sa inyo, mga kababayan, na
wala ka nang hahanapin pa sa grupo ng BBM Sara Unit Team. Lahat meron sila, at hindi lang basta meron, sobra pa. Kita nyo na. At yan nga po. Ayon kay David, dapat na mag-giveaway at magkasundo na lamang ang lahat ng presidential at vice presidential candidates at magkaroon ng common candidate o kandidato na itatapat sa BBM Sara Unit Team. Sa gagawin ito ng mga presidential at vice presidential, sambayanan ang makikinabang dahil mananatiling malaya ang ating bansa. Kung sino aniya ang may mataas na survey at may napatunayan na maaaring ito ang kandidato na ilalaban. Dahil po dyan, umaasa itong si David na habang maaga, makapagdesisyon ang mga tulad niyang kandidato. Bago ang COMELEC debate sa Abril 4. Yan po. Yun ang kanyang pananaw. Bagay, mukhang may katwiran itong si Ginoong Risalito David. Hindi ba? Parang, may ihahambing na natin yan. May kukumpara na natin yan sa bakbakan ng Russia at Ukraine. Pero nagiging matatag ang Ukraine. Dahil, sa tulong ng NATO forces, maraming bansa. Sino bang? Lalaban ka sa Russia? Superpower yan? China, superpower na rin yan? Parang ganito . Arm to the teeth nga itong BBM Sara Tandem Unity. Paano ka nga mananalo kung sabog-sabog kayo, watak-watak kayo, nagsisiraan, nagbabangaya, nagbabatuan ng puti. Samantalang si BBM at Inday Sara, nagko-concentrate lang sa kanilang pagpapaliwanag, pagpapakalat ng kanilang mga plataforma at mga gagawin kapag sila ang naluklok. Hindi sila naninira . Hindi tulad ng mga sampu silang lahat na nakapokus, nakasentro doon sa paninira sa kanilang kapwa at kay BBM. Kaya nga. Kaya mag-isip po kayong mabuti. Kung gusto nyo na magandang laban, eto, may suhestyon. May suhestyon si Vice Presidential Candidate Risalito David. Valid yung kanyang suhestyon. As far as
Oh, I'm concerned. Dahil kung hindi po mangyayari na magkasundo-sundo, magkaroon na isang grand coalition para tapatan ang tambalang BBM Sara, eh, malamang sila na nga. Huwag na natin paglulukoy ng mga sarili natin. Kung ano-anong propaganda, ay, mananalo ba kayo sa, wala kayo sa kalingkingang lahat eh. Oh. Hindi pa rin tayo nakakasiguro, hindi pa rin kayo nakakasiguro kung poporma kayo ng Grand Coalition, madudurog nyo na yung tambalang BBM Sara. Oh. Kaya habang meron pang panahon, kung talagang gusto nyong magkaroon ng pagbabago, iyan ang suwisyo ni Ginoong Rizalito David. Magkaroon ng iisang kandidato na itatapat sa arm to the teeth, sa napakalakas na puwersa ng BBM Sara tandem. Magpapatuloy po ang ating palatuntunang asintado sa loob po lamang ng ilang saglit. Samantala, ito po ang ating platform. Sandali lang po, huwag po kayong aalis at babalik pa po tayo sa ikalawang yugto ng ating palatuntunan. Sandali lang po, ha? Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Muli, maraming salamat ka, Tony. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. Hatid sa inyo ng Broad Stream Cast Communicator. Yan. Yan po yung ating platform. Ha? Okay. BSC. At ang mga programa po dito ay bukod sa Facebook, inyo pong masusubaybayan sa YouTube channel ng Broad Stream Cast Communicators. Okay. Pagkatapos po ng FB live broadcast, napupunta po sa YouTube itong ating live broadcast para din po sa mga nahuli pagbubukas ng kanila mga gadget, masimulan nyo po mula sa umpisa yung iba't ibang programa na inyong gustong mapanood at mapakinggan. So, patuloy na po tayo sa ating ikalawang oras na pagtatanghal. Ngayon pong araw ng Biyernes, Marso 11,
2022. At samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal. At yung pong mga kababayan natin na gusto pong makipagtalastasan sa atin, huwag po kayong mag-atabili. Bukas po ang ating linya ng komunikasyon. I-chat nyo lang po, ipadala nyo lang sa comment chat box natin. Ha? Eh, siguradong papasok dito yan at mababasa natin. Kung ano ang mensahe nyo, eh, may pararating po natin yan sa ating mga kababayan. Ha? Hindi lamang po dito sa Pilipinas na ating kinaroroonan, kundi maging sa iba't ibang dako po ng daigdig na kung saan marami tayong mga kababayang nakaantabay sa ating mga binabalita, sa ating mga pagtalakay sa mga issue, napapanahong issue. Yan po ang aming bilang paglilingkod bayan, public service ng BSC family. Ang maihatid sa inyo ang mga may init na issue, tunay na kaganapan sa ating bansa, mga nangyayari. Ha? At of course, wala po kaming fake news dito. Hindi po kami pumapatol sa mga fake news. Hindi po kami kayang paikutin ng mga bayaran at house show na mga nagkukunwa, nagpapanggap ng mga broadcaster. Pero ginagawang kasangkapan lang ng mga politiko na ang layunin ay wasakin ang kanilang mga kalaban. Ayan. Tawag dyan, demolition job. Meron po yan. Meron naman, kasi dalawa pong party yan. Yung mga politiko, meron pong tagagawa ng merong demolition job department, meron naman yung papogi department, etc. etc. Kaya matitindi po yan. Talagang pag winasa kanya mga bayarang public relations agencies na yan, ianda mo katawan mo at raratsadahin ka niya. Kaya paalala po natin sa ating mga kababayan, wag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga balita, paninira na inyo pong napapanood sa social media na ang karamihan ginagawa po ng mga tauhan, ng mga politiko na may itim na balakin. Ang dami yan Kaya nga, kailangan magbago na kayo. Huwag na tayong magsiraan pa. Tanggalin nyo na yung mga mga tauhan nyong binabayaran. Itigil na ang paninira. Yun lang ang ating maihirit dito sa mga
politikong ito. Tigil na natin. At napakasama talaga ng dulot nito sa mata ng tao. Kita niyo yung mga yan. Ano masasabihin ng mga kababayan natin? Sila-sila. Sila-sila nagsisiraan. Eh, sino bang walang uling sa mukha, mga mukha niya? O, diba? Kaya tigil na po natin para po walang masabi ang ating mga mamamayan, ating mga kababayan. O, hindi na lumabas yung mga itinatago niyong baho, kabulukan. Ganun lang naman eh. Respeto. Respeto ang kailangan sa bawat isa. O di, ayos na. Wala tayong maasinta. Hindi na tayo mag-aasinta ng mga gumagawa ng mga katarantaduhang yan. Tuminun eh. At least, meron tayong nabuo sa pamamagitan na ating araw-araw na pakiusap, namulat sila sa katotohanan na walang mangyayari. Walang mangyayaring maganda kung lagi at patuloy na lamang tayong nagsisiraan. Kaya hinihimok natin ang bawat isa na tayo'y maging professional. Huwag na tayong maglaro ng maruruming tulad niya. Isulong natin ang isang makabuluhang pagbabago. Hindi lang sa larangan ng politika, kundi sa lahat ng larangan para umunlad na, makaalpas na tayo. Makaalpas na tayo, makaalpas ng ating bansa sa kinakaharap nating mga kahirapan. Ganun lang po yan. Magtulong-tulong na lang tayo sa na makamit, mapaunlad ang ating bansa. Mas maganda po yun kaysa walang tigil ang paninira natin sa bawat isa. Mga inggitan, tanggalin na po natin yan. Wala pong mangyayari kung maiinggit ka. Magsumikap ka. Magsumikap tayo lahat. Kung gusto nating umunlad ang ating buhay. Hindi yung kaiinggitan mo yung kapwa mo, nagsisikap yun. Talagang nagpapakahirap yun. Nagpapatulo ng kanyang pawis para maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. At pag nando na sa tuktok, huwag naman nating hilahing pababa. Wala namang walang ginagawang masama yung tao. At kahit na may ginagawang medyo di maganda, bayaan nyo siya. Problema niya yun. Hindi nyo po problemahin yun. Problema niya yan. Ang isipin nyo, ang sarili nyo, kung paano nyo maiyaangat at paano makakatulong sa ating mga kapwa-tao at kung ano ang maiyaambag natin sa ating gobyerno para gumanda ang takbo ng ating pamahalaan. Hindi yung lahat po tayo ay may obligasyon na tulungan ang ating pamahalaan para makamit natin ang isang mahusay na
gobyerno, pamamahala. Oh, yan. Malinis na pamahala. Matapat. Di ba? Hindi yung... yun ang dapat natin isaisip. Hindi yung sa tuwi-tuwi na ang gusto nating mangyari, laging nandyan ang gobyerno para tayo'y alalayan. Huwag po. Hindi po ganun. Give and take. Yan. Yung maiaambag natin, para guminhawa ang lahat. Makakamit lang po natin yan kapag tayo'y talagang nagkakaisa. Totoong nagkakaisa. Totoong nagtutulungan. Yan po ang kalalabasan niya. Kung tayo ay may magandang layunin. Dapat tayo, lahat tayo, magkaroon ng magandang layunin para sa ating bansa. Sa ating kapwa-tao. Hindi po ba? Ganun lang kasimple. Sabi ko nga po, tignan niyo yung Pangulo ng Ukraine. Yung Pangulo, yung Presidente ng Ukraine na si Zelensky. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bansa. Ayan. Sinusunod siya ng mga tao niya. Yun ang totoong pagkakaisa. Totoong pagmamahal sa bayan. Hindi sila nagsisiraan. Handa silang magbuwis ng kanilang mga buhay. Sabi ko nga, para sa kanilang pinakamamahal na bansa. Dapat ganun din po tayo. Ibalik natin yung dati. Yung mga bayani nating nagpakamatay. Nagbuwis ng buhay. Para sa ating bayan. Para sa ating bansa. Wala nang, puro pagmamahal sa sarili na lang ito nangyayari sa atin. Huwag po. Dapat yan pagmamahal. Meron tayong pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bansa, lahat po ng sangkap na kinakailangan para sa pag-unlad ng ating bansa, ating bayan. Maalampasan natin anumang hirap na ating kinakaharap, anumang suliranin na kinakaharap ng bansa, ating malampasan, malagpasan, kung ganito ang gagawin po natin, pagtahak o pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin ito. Yun po ang aking maibabahagi sa inyo, mga kababayan. Panahon na po, very crucial ang paparating pong eleksyon na ito. At sana'y gaya po ng ating sinasambit araw-araw sa ating programa, sana'y kasihan tayo ng mahal na Panginoong Yesus. Gabayan tayo na tayo'y makapili ng totoong leader na magdadala sa atin sa ikabubuti ng ating bansa at ng kanyang mga mamamayan. Walang inaatupag, walang iniisip na pansarili, kundi
ang kapakanan ng bansa't taong bayan. Yan ang number one. May takot sa Diyos. Yun po ang kinakailangan nating maging leader para sa susunod na 6 na taon. Okay. Si Kokok Johnny Pinuela, itong supporter natin talaga, eh, nandiyan pa rin po, nakatutok pa rin hanggang ngayon. At siya'y nagpadala ng 50 star. Yan. Para po sa BSC family. Sana. Eh, yung iba nating mga taga-subaybay, supportahan rin po ang BSC family para tuloy-tuloy ang paglilingkod bayan ng BSC. Yan. Maraming salamat kay Coco Johnny Pinuela. Alas 7:21, nasa opisina na yan, si Coco, palagay ko. Nasa opisina niya na. 7:21, mukhang wala pa. Alas 6, pasado lang dun. ito, Mr. Dirty Harry Asintado. Magpaputok nga kayo dyan sa office na po ako. Ayun, hina! Talaga, eto na! Dirty Harry nga, Clint Eastwood ng ermite. Eto, ayan. Eto pa! Para kay ano yan? Kay Vladimir Putin. Ayaw pang pabalikin yung mga sundalo niya. Para, matapos na yung gera dyan sa Eastern Europe na, ay nako, kapag tumagal pa, nakakabahala. Dahil sa meron pong bisyo ito, kaugalian ito si Russian President Putin. Suicidal daw po ito. Sabi ni ng tatay digong ko. Yan ang obserbasyon ni Pangulong Duterte kay sa kanyang katoto, sa kanyang amigo na si Vladimir Putin. Ayun. Thank you so much, Kokok. Ito pa ang para sa iyo. Isa pa. Yan. Okay. Maraming salamat. At ayun nga. Marami na tayong yung pasilidad, dami ng Pilipinas ipagagamit sa US. Yan. Kung sakaling umabot po ang krisis sa Asia dahil sa bakbakang nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nako, talaga. Ito pa, election rin. Ito, maganda. Para mabilis tayong makarecover mula sa pagkakalugmok ng ating ekonomiya dahil sa pandemya. At magandang balita ito para sa ating mga biyahero, lalo na yung mga foreigners, mga banyaga.
muling magbubukas ng pinto, yun na, ang Pilipinas para sa lahat ng foreign travelers ngayong buwan ng Abril. Ito pong darating na Abril. Ha? March, April, bukas na po ang pintuan ng Pilipinas para sa lahat ng mga gustong pumunta dito po sa ating bansa. Ayon po yan kay Tourism Secretary Bernadette Romulo po yan. So, maganda yan. Eh ngayon pa lang, talagang dagsana mga turista natin sa Pilipinas. At palagay natin madali tayo makakaahon mula sa mga yun sa ating ekonomiya na talagang lubhang naapektuhan. Eh, hindi lang naman tayo. Lahat po ng bansa naapektuhan dahil sa pandemya. Ayon po kay Tourism Secretary Puyat, nakapagtala ang Pilipinas ng 73,178 tourist arrival simula ng muling magbukas sa dayuhang manlalakbay na nagmula sa 157 visa-free countries noong nakalipas na buwan. Iyon. O simula Pebrero 10 hanggang Marso 8. Anong petsa tayo? 11. Iyon. Ha? Karamihan ani dito ang nagmula sa mga bansang US, Korea, Canada, Australia, Japan, Germany, at Vietnam. Hindi pa man masasabing mataas na ang tourist arrival na ito kumpara sa pre-pandemic level, subalit umaasa sila na simula na ang pagdagsa ng mga dayuhang turista. Ito po ay dahil kailangan ng mabuksan ang mga consular office sa buong mundo. Okay. Umaasa siya sa sinabi sa kanya ng mga tourism stakeholders na magsisimula ang pagtungo sa bansa ng mga dayuhan sa Hunyo, ang summer break ng mga estudyante o winter season. Idinagdag pa niya na malaking event ang paparating na April 20 o Abril 20 hanggang 22 dahil mag-host ang Pilipinas sa 600 Tourism and Trade Ministers at Private Sector Executives sa World Travel and Tourism Council Summit. Hindi na aniya requirements ang COVID-19 test upon arrival. Wala nang quarantine, kundi magpresenta na lamang o ipresenta na lamang ang foreign travelers ng 48 hours negative RT-PCR test kapag fully vaccinated. Okay yan. Maganda yan. Para sa pagbangon ng ating bansa. I like it, I love it, I want some more of it. Mabuhay ka, Secretary, Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. I like it, I love it, I want some more of it. Palakpakan natin. Masipag itong si
tourism secretary po yan. Small but terrible, nakita nyo naman. Talagang gustong-gusto niyang makabangon na ang ating ekonomiya. At yung mga kababayan natin na umaasa sa industriya ng turismo na naapektuhan po ng malaki, na wala ng hanap buhay dahil sa pagsasara ng mga tourist destination sa buong Pilipinas. Napakarami pa namang mga tourist spots dito na kinagigiliwan talaga ng mga dayuhan. Ngayon, bubuksan na muli ang pintuan ng Pilipinas para sa mga foreign travelers. Mabuhay ka, Tourism Secretary Bernadette Romulo Puya. Okay. Alas 7:31 na. Meron pa po tayong nalalabing kalahating oras para po naman sa ating huling araw ng pagtatanghal ngayon. Biyernes, bukas, wala po tayong programa dahil Sabado, araw ng Sabado at Linggo, wala po tayo sa himpapawid. Ang ating pong pagbabalik sa ere ay sa Lunes na po. Pahinga tayo ng Sabado at Linggo. Medyo mag-iikot-ikot naman tayo. Makita natin ang totoong sitwasyon sa ating kapaligiran para maibahagi namin sa inyo kung ano ang aktual na kaganapan sa labas. Para mabatid ng ating mga taga-subaybay, partikular o lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Siyempre, yun ang target natin dahil gusto nilang malaman kung nagbalik na ba sa normal ang sitwasyon sa Pilipinas o hindi pa rin. Kaya abangan nyo po yan. Magre-report tayo. I-re-report namin sa inyo simula sa Lunes kung gano'n na ang pagbabago sa ating mga lansangan, sa ating kapaligiran, mula nang ibaba sa alert level 1 ang alert status ng pandemya. Pinaplano na nga po ngayon na tanggalin na yung alert level 1. Ilagay sa alert 0 level ang alert status ng pandemya. Meaning, okay na. Bagamat okay na, pakiusap pa rin po natin na tuloy-tuloy lang ang pagsunod natin sa mga health protocols. Lalong-lalo na yung face mask, social distancing. Yan lang naman Maging malinis tayo, hugas kamay. Kinakailangan talaga yan Hindi na kailan sabihin yan. Di ba? Pag meron tayong nahawakan, hugas kamay. Kahit na wala, hugas kamay. Kakain tayo, hugas kamay muna. Ganun lang kasimple. Yung ba mahirap gawin? Hindi na kailangan ulit-ulitin pa sa inyo yan. Di ba? Nung walang pandemya, ginagawa natin yan. Ngayon pa na may pandemya, di doblehin natin para makasiguro tayo na hindi tayo basta-basta madapuan ng virus na yan na sinasabi nga po namin, nariyan pa rin po. Nariyan pa rin ang virus na yan sa tabi-tabi. Bagamat,
ibinaba na nga ang alert level status. Pabalik na po tayo sa new normal. Virus na ito, kung mananatili man, kailangan matuto na po tayong mamuhay na kasama yung virus na yan para tuloy-tuloy ang buhay nating lahat. Yun. New normal. Yan po ang mangyayari. Okay. Di maganda. Di ba? Simple. At ito namang dahil po sa nagtataas ang presyo ng bilihin, pinare-review na po ng Department of Labor and Employment ang minimum wage ng mga manggagawa natin. At dahil po rito, inatasan ni Labor Secretary Silvestre Bellew III ang mga regional tripartite wages and productivity boards sa bansa na bilisan. Bilisan ang pagsusuri sa umiiral na minimum wage kada rehiyon upang matulungan ang mga manggagawa na makaagapay sa hirap dulot ng krisis sa langis. Okay. Sinabi ni Bellew na ang napakalaking pagtaas sa presyo ng petrolyo dulot ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine ay maaring dahilan para magkaroon ng pagbabago sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Ang kasalukuyang minimum wage sa National Capital Region o sa Metro Manila area na nasa 537 kada araw, 537 piso araw kada araw, halimbawa, ay maaring hindi na sapat para matugunan pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa asa na ba tayo? Sinabi pa po ni pangangailangan ng mga manggagawa sa rehiyon. Posibleng hindi na ito sapat sa pagkain, kuryente at tubig. Di talaga sasapat. Ito nga, magtataas pa yung singil ng Meralco. Simula Marso, itong buwan na ito, magtataas na naman ang sigil itong Meralco. Kaya paano magkakasaya? 537? Kulang nga yan. Lalong-lano na. Kung meron kang pamilya, mag-asawa kayo, isang anak, kukulangin yun. Sinabi po ni Secretary Bellew na siyang chairman ng RTWPB na pinakamalaking hamon sa kanila ang pagtatakda ng minimum wage kada rehiyon dahil sa
kailangang balansihin ito. Hindi ito dapat masyadong mababa para maging mataas. Oh, yun. Sapat sa pangangailangan ng mga manggagawa at hindi din dapat masyadong mataas para naman hindi makaapekto sa mga negosyo sa na maraming maaring magsara. Ayan. Inamin po ni Bello na nakatanggap na ang lahat ng RTWPB sa buong bansa ng petisyon para sa pagtataas ng minimum wage sa kani-kanilang lugar na nasasakupan. Isa umano sa petisyon na natanggap nila ay ang isang 750 pesos increase sa buong bansa. Diba? Kakasya na kaya yun? 750? Susubukan. Hindi pa natin masabi. Inaasahan ni Bello na makakapagsumiti. Makakapagsumiti na ang mga RTWPB ng kanilang mga rekomendasyon bago po magtapos ang buwan ng Abril. Samantala, suportado ng Malacañang ang kautusan na i-review ang minimum na sahod. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na si Bello ang alter ego ni Pangulong Duterte at gagawa ito ng mga desisyon na makakatulong sa bansa at sa mga manggagawa. Bilis-bilisan mo, ha? Manong Bebot, para itong mga manggagawa natin maibsan ang kanilang paghihirap. Ang hirap kasi ng panahon ngayon . Mahirap ang panahon. Marami pa rin ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nawalan ng trabaho at yung kababalik lang sa trabaho, simula ng panibagong kayod. Bago ka, kailangan bumuelo muna. Hindi naman, pagbalik mo sa trabaho, okay na kagad. Kaya sana mabilisin ng Department of Labor and Employment ang pagsasagawa ng review ito at rekomendasyon para malaman natin kung maitataas na ang minimum wage sa iba't ibang tao ng ating bansa. Alas 7:43 na po ang ating tumpak na oras, 7:43 ng gabi sa Pilipinas. So, yan po ang ilan sa mga mahalagang mga balita na kailangan po ninyong malaman na ang makikinabang po kung sakasakaling mapahintulutan ang pagtataas ng minimum wage ang napakarami nating mga manggagawa. At umaasa tayo na gagawin ng ating mga otoridad, ang ating mga nasa Department of Labor, ang kanilang mga tungkulin sa lalong madaling panahon para mabigyan ng solusyon ang
lumala lang, nako, paghihirap ng ating mga kababayan. So, wala na itong mga pumapasok nating kona, mga taga-subaybay. Bakit kaya ganun? Nagtataka ako dito. Dati talagang maraming nagpapadala ng kanilang mga komento sa ating chat comment box. Parang limited ngayon. Ha? Ganun ba talaga ito? Kailangan makapagtanong nga tayo. Hindi ko na ipalo up yung inquiry kong gagawin kung bakit ganun. Kaya, nako. Oh, happy birthday, ha? Sunod-sunod yung birthday yan dyan sa Grand Terrace sa California. Ha? Yung Ganaban family. Mabuhay kayo. Ha? Sa aking Kuya Armando Bautista Ganaban sa Grand Terrace, California. Ha? Tama yan para laging masaya. Celebrate natin. Huwag tayong manghinayang. Lalo na ngayong panahon na ito. Kinakailangan natin laging masaya tayo. Oo. Basura niyo yung mga problema. Baka. Kaya, sunod-sunod, sino pa ba yung mga birthday? Hindi natin. Susunod niya, ililista natin lahat yung may mga birthday. Para hindi natin nakakalimutan. Oh, kawawa itong mga, serbisyuhan ang mga tao at huwag paghintayin. Ayan. Ayan ang isang panawagan. Patungkol yan sa mga ahensya ng gobyerno. Yung mga taong lumalapit sa ating mga tanggapan, huwag nating paghintayin. Kailangan ni action agad. Ang kinakailangan. At ewan ko kung bakit meron pa rin mga malatuba tayong mga namumuno sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na mabagal talaga umaksyon. Mabagal umaksyon. Natatandaan niyo po ba na sa unang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte noong 2016, July 2016, mariin po niya ang sinabi na hindi dapat pinaghihintay ang mga taong nangangailangan ng serbisyo. Ha? Ang processing time gaya ng pag-i-issue ng permits at mga lisensya ay hindi dapat pinagtatagal. Dapat ang minimum na araw para makuha ang permit, clearances at lisensya ay 3 araw lang o mas maikli pa. Hindi dapat pinaghihintay ang mga tao. Hindi sila dapat pinababalik-balik at pumipila ng mahaba. Tama. Pero wala eh. Yung iba talaga makakapal ang mukha ng mga, ha? Nandyan pa rin kasi yung lalagayan. Pag wala kang padulas, ha? Pag wala kang padulas, talagang napakabagal umusad ng mga papeles na dapat umusad. Ayan po ang sakit ng ating lipunan. Eh.
sakit ng ating mga ng ating gobyerno, mga ahensya ng gobyerno. Pag walang padulas, sus mariose. Halos ayaw gumalaw nung papeles na nila inilalakad mo. Ang sinasabing ito ng presidente, mag-aanim na taon na ang nakalilipas, ay nakalimutan na ng mga tanggapan ng pamahalan. Yan, sinasabi ko na sa inyo. Ha? O yun, under the table daw. Sabi ni Ma'am Pilisa. Ha? Malibiran. Kung walang under the table, napakabagal talaga. Bakit kaya? Ay, nako. Tanggalin na po natin yan. Wala meron. Kaya, bulok pa rin ang sistemang umiiral. Mag-aanim na taon na ang nakalilipas ay nakalimutan na ng mga tanggapan ng pamahalaan. Partikular na ang Social Security System. Ang SSS. Ha? At iyak na lalong malilimutan kapag nagtapos na ang termino nito sa Hunyo ng taong kasalukuyan. Tiyak na magpapabalik-balik na uli ang mga taong nangangailangan ng serbisyo. Ha? Mapapanghal sila sa paghihintay sa inaasam na benepisyo na wala namang katiyakan kung kailan nila makakamtan sapagkat hindi sila iniintindi sa kanilang pangangailangan. Nako, ayan, isa pa yan. Dapat mabago na talagang yan. Mabago na talaga yung mga kaugalian na yan, yung under the table, padulas na sinasabi ni Ma'am Pilisa, malibiran. Ganun eh, ganun ang kalakaran, hindi nababago Ma'am Pilisa eh. Pag walang padulas talaga, under the table, naku, kisihoda ka. Hindi gagalaw yung papeles mo. Kailangan talaga laging may kaakibat na padulas. At kapag nawala, ay, sus mariose. Tatagal ang iyong inilalakad o nilalakad kung ano man yan. Tulad na lang po nung nakaraang linggo, dumagsa ang mga miyembro ng SSS sa punong tanggapan nito sa East Avenue, Quezon City. Napakahaba ng pila at karamihan sa mga ito ay senior citizens na nag-a-apply para sa kanilang pensyon. At ang iba ay nagrireklamo na hindi pa nila natatanggap ang kanilang buwan ng pensyon. May nagrireklamo rin sa paggamit ng online na hindi umano sila maka-access. Talaga naman ano yun. Ha? Ay nako. Ang reklamo rin po ng mga pensioners na nahihirapan silang kunin ang kanilang pera sa bangko sapagkat hindi sila pinapapasok at kailangan daw ay fully vaccinated na sila. Kaya naman marami sa kanila ang nagtungo sa main office sa punong tanggapan ng SSS para doon kunin ang kanilang pensyon. Eh masama, pagdating po sa main office, dagsana ang mga tao na ang parehong problema rin ang sadya. Pagkuha
ng buwan ng pensyon. Aha. Nako. Ayon po doon sa mga report, gabi pa ay may nakapila na sa bangketa para mauna lang sa pila. Mayroon doon, mayroong doon na natulog para makasiguro na agad masiservisyohan na kinabukasan. May naglatag na ng kariton para higaan. Naku, Sus Mario Joseph talaga. Oh. Ha? Ay, naku. Ay, matagal na mga problema talaga. Hanggang ngayon, yun pa rin. Paano ba tayo makakaalpas dito sa mga problemang ito? Isa, palagay ko, dapat tapat na paglilingkod. Ha? Wala na yung mga under the table. Ang nangunguna kasi, puro kawalang yan. Ha? Yan ang umiiral. Pag lumapit ka sa isang ahensya, tingin sa'yo kagad nung lalapitan mo. Ha? Baka may iaabot ka. Yung kaagad lang ano Ewan ko. Ganon ka. Ha? Yan ang dapat mabago sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan, maging nasyonal o lokal, LGU. Para bang, gaya na lang yan, pag-re-renew na lisensya nga. Uunahan ka ng picture, nandiyan. Kung didiretso ko naman doon sa window, ang daming kesyo-kesyo. Wala, hindi na talaga tuminoy. Kaya, kailangan na isang makabuluhang pagbabago sa sistema. Hanggat hindi na babago ang ganitong kalakaran sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, hindi natin maiiwasan na sumabog ang reklamo ng ating mga na mamamayan, kababayan, na nagtutungo sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kaya panawagan natin sa mga taong gobyerno, huwag po natin unahin yung tanggalin natin sa isip natin yung lagay-lagay na yan. Gawin po natin yung ating trabaho na nakaatang sa atin. Total, sinusweldohan kayo ng taong bayan dahil dyan sa inyong dapat ginagawa. Hindi po kailangan ng under the table dyan. Hindi po kinakailangan maglagay dyan. Gawin nyo ang inyong trabaho na walang inaasahang ano paman mula sa nakikipag-transaksyon sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Iyon. Ay, naku, happy weekend po sa lahat. Sana'y magkaroon tayo ng isang safe, masaya, at fruitful weekend. Huwag po natin yung makakalimot, umiwas sa mga matataong lugar, lalo na dahil nariyan pa rin nga po ang virus. Hindi pa rin po nawawala. Nandyan lang sa tabi-tabi. So, hanggang sa araw po ng Lunes, sa ating pagbabalik sa impapawid, maraming salamat po sa inyong 2 oras na pagsubaybay sa ating palatuntunan mula po 6 hanggang sa oras na ito.
Alas 8 na ng gabi. Antabayanan po. Ha? Ang ating kasamang si Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. Ito naman po ang inyong lingkod, Sammy Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang Lunes po, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Bye-bye! Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang tumpak sa oras, 8 ng gabi. Bye-bye time na po! Bye-bye!